Kaya pa, Cheng? Kaya pa. Kaya pa daw, mga kabayan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan. Kumusta na kayo dyan? So, ang vlog natin ngayon, mga kababayan, ay maglinis ako ng bukirin ko, mga kababayan. At kasama po si Taba Cheng, no? Kasi po ay malapit lang ito sa sa karsada, malapit lang ito sa kanilang bahay. Nandoon lang yung bahay nila sa taas. So napadaan ako sa kanya kaya gusto daw siyang sumama, no? Bakit ka gustong sumama, Cheng? Para maka-challenge po ako. Para maka-exercise, no? Opo. So tingnan mo yung katawan mo, parang liliit na, no? Lilit yung katawan mo. So, kailangan nga araw-araw meron kang meron kang gagawin para liliit ka konti. So, ngayon ito ang gagawin namin, mga kababayan, no? Maghawan kami ng aking bukirin dito sa ibang bundok, mga kababayan. So, dito. So, mga tanim dito, mga kababayan, ay mga mga punong kahoy at saka yung mga abaka, no? At mga saging. So, dito muna tayo, mga kababayan, no? Muna tayo dito. Maghawan muna tayo ng ating mga tanim para po ay magbigay ng biyaya sa atin. So, kapag hindi natin ito inalagaan, so hindi ito magbibigay ng biyaya. So, ngayon, ngayon ay abangan nyo na lang kami, mga kababayan. Dalawa po kami ni Taba Cheng ngayon, mga kababayan. So, at ito yung puno nga, mga kababayan, yung mahogani. Yan naman po ang palkata. So, yun ang mga jumilina, mga kababayan, sa kabila. So, ang nakaplano ako, nakaisip kasi ako nga magtatanim ng mga punong kahoy. Kasi nakikita ko kasi yung mga linuno namin, mga kababayan, nga kapag tatanda na ay mahirapan, no? Lalo na kapag yung mga anak nila ay hindi siya aalagaan. So mahirap, mga kababayan, kapag tatanda tayo nga wala tayong mapala, wala tayong ma-harvest. So pababayaan tayo sa ating mga kabataan. Pero meron namang po mga kabataan nga marunong din mag-alaga ng mga magulang, no? So, pero hindi natin maiwasan, mga kababayan. Meron ang mga ganyan. So, yun ang napaisip ako nga habang bata pa. So, may kaya pa magtatanim. So, yun. Magtatanim ako ng mga punong kahoy at saka yung mga niyog. So, para pag tumanda ako ay kahit walang tao nga magbigay sa akin, kahit walang tao nga magtulong sa akin, so meron pa rin akong hanap buhay kahit matatanda na ako. So yun ang nalagay sa aking isip, mga kababayan. So ngayon ay nakikita na natin ang resulta, no? So ganito na ang mga ito. Merong mga maliliit pa, no? So, si Taba Cheng Cheng muna ang naghawan para lumiit pa yung kanyang tiyan, mga kababayan. Para dumating ang panahon nga, di ba? Pero napansin ko sa kanya ay medyo liliit siya ngayon kaysa dati. Palagi kasi siyang nakaakyat dito, baba naman doon sa aming sentro. Pagkahapon, akyat naman siya dito, no? So dito kasi siya
dito siya nagtitira sa aking lupain kasama yung kanyang mga magulang, no? So nagbibigay na lang din ako sa kanila ng konting lupa para po ay meron silang maitayuan ng kanilang bahay. At silang magkakapatid, binigyan ko sila ng kanya-kanya nilang pagtatayuan ng bahay. So ito si Tabatsing ay ano na lang siya, yung pinatayuan sa kanyang papa ng bahay sa kanya na, sa kanya niya yan. Kasi siya na lang ang hindi, siya na lang ang ano, natitirang nandoon palagi sa kanyang papa. So kaya naisip ko nga ang binigay ko sa kanyang magulang sa kanya na lang yan, para kahit papano ay meron pa rin matitirahan dito. So, yung mga kapatid niya, so meron na silang mga, meron akong binigay sa kanila nga para pagawain nila ng bahay, mga kababayan. Pero yung kapatid nila, niya nga isa, meron na siyang bahay. So mabuti na lang kahit papano ay makatulong ta sa ano, mga kapwa natin, mga kababayan. So ngayon ay dito muna kami, mga kababayan, no? Problema kasi kay isa lang yung aming sanggutay, no? So Chiching muna ang muna at susunod na ako ngayon. Kaya pa, Cheng? Kaya pa. Kaya pa daw, mga kababayan. Pagod na. Pagod na, Ong. Napapagod na daw si Tabatsing. So, pahinga ka na dyan. Bukas na naman. So dito po nakatira si Cheng, mga kababayan. Ito yung bahay ng kanyang ano, kapatid. So dito po nakatira si Tabatsing, no? Sa kanyang papa, mga kababayan. So dito kasi nga side, dito nga side sa tinitirahan nila, mga kababayan. Diyan. Binigay ko na ito sa kanila para meron silang may tayuan ng bahay. Hanem kasi silang magkapatid. So sabi ko sa kanila nga, pakasyahan yun na lang to dito. So dito sila magpatayo ng kanilang bahay. So dito sa kabila ay may ano na, meron ng
meron nang may-ari na dyan sa kabila. So dito na lang sila sa likuran. So okay na itong mga kabayan, malayo ito sa landslide kasi mayroong mga punong kahoy doon sa baba. So malapit lang din ito sa sa highway. Yan po yung ating highway. At yan po ang ating motor. No? So dito sila nakatira. So magpatayo sila dito ng mga kanilang mga bahay, mga kababayan. Kahit hindi malaki, basta kay matulugan na. So ang gagawin ko ay ilipat ko na lang itong mga niyog doon sa baba. Kasi kapag hindi ko ito ilipat, masira ito kasi lagyan ng bahay, di ba? So doon na lang sa baba. So magkakape muna daw kami, mga kababayan, doon sa bahay. Puntahan natin. Tao po. Magandang umaga, bayan. So, ito na, no? Magkakape dito.